Good morning guys, welcome back to my channel. This is Mr. House Husband at your service. Ngayong umagang ito, magkakaroon na naman tayo ng tinatawag nating FAQ. F-A-N-Q. So, frequently asked question about sa electrical na naman tayo guys. Okay, no? So, kapag tayo ay nagpapagawa ng bahay, isa sa mga kinukonsidera natin ay yung pagwa-wiring ng bahay. Okay? Kung napanood nyo yung YouTube channel ko, nakalagay doon magkano ang labor ng isang electrician. Arawan, pakyawan, o perbutas. So, maraming salamat po sa nanood po noon at nag-comment. Ngayon naman po, i-share ko naman sa inyo kung anong circuit breaker ang kailangan ninyo at anong size ng wire. Okay? So, ang circuit breaker guys, ang ibang tawag dyan ay safety breaker. So, ibig sabihin, safety ang ating iniisip kapag tayo ay nagpapalagay ng circuit breaker sa ating bahay. Pero, kailangan, para maging safety yan guys, may appropriate size ng circuit breaker at appropriate size ng wire. Hindi pwedeng sobrang laki ng amperes ng circuit breaker, maliit naman yung wire. Hindi pwede yun. Hindi naman pwedeng maliit yung circuit breaker yung amperes niya, napakalaki ng wire. So, hindi pwedeng ganun. Okay? Kasi nung una guys, nung ako nagpagawa ng bahay ko, ang iniisip ko lagi, kailangan maganda, malaki yung amperes ng circuit breaker. Kasi lagi nating naiisip kapag mas malaki yung capacity ng isang bagay, mas maganda. Okay? So, pero nung nag-labor ako sa isang electrician, dito ko naintindihan na may appropriate size ang every amperes ng circuit breaker at saka nung size ng wire. So, yun ang ating gagawa ng video ngayong araw na ito. Disclaimer lang po, hindi po ako electrician, hindi rin po ako nakakuha ng TESDA NC2. Okay? Helper lang po ako ng isang electrician, pero willing po akong matuto about sa wiring. So, dahil nga kakasama ko dun sa kaibigan kong electrician, shout out sa iyo, Boss Jeff Alvarado. Itong taong ito, napaka daming alam at yung hindi siya madamot sa mga nalalaman niya na sinishare niya rin sa akin. Natuto ako mag-welding dahil sa kanya. Nagkaroon ako ng basic about electrical wiring dahil sa kanya. Okay. So, balik tayo sa circuit breaker guys. Una, bahay lang to guys ha. Hindi siya industrial. Simpleng bahay lang. Bungalow house. Halimbawa. Una, kailangan nyo ng 60 amperes na circuit breaker for your main breaker at ang katapat nitong wire ay number 6. Okay, tandaan nyo ha, 60 amperes, number 6 na wire ang kailangan nun. Pero nagtataka ako, ang pinabibili sa akin ay number 8. Doon sa mga nakakaalam po, sa mga talagang mga master sa electrician, paki-comment na lang po kung bakit number 8 ang appropriate size ng 60 amperes na circuit breaker. Pero nung nabasa ko naman sa mga books about sa electrical, ang appropriate size ng 60 amperes ay number 6 na wire. Okay, so sundin natin yung tama, number 6 na wire. Hindi natin kailangan bumili ng isang box na number 6 na wire kasi itong wire na ito gagamitin lang from main line to doon sa pagkakabitan ng Meralco ko sa Maynila, kung dito sa Pangasinan at San Pelco. So, ibig sabihin yan yung entrada. Okay? Next, 30 amperes. Okay, kailan natin ginagamit ang 30 amperes na circuit breaker? Kapag meron tayong aircon, meron tayong water pump sa bahay, yan, kailangan yan ng individual na circuit breaker. Okay, tandaan nyo ha, aircon at saka motor pump. Anong size ng wire ang kailangan ng 30 amperes na circuit breaker? Number 10. Okay? Number 10 na wire. Huwag rin kayo magtataka guys sa numbers, sa numbering ng wire. Sa numbering kasi, habang lumalaki yung number ng wire, lumiliit yung pinaka
wire niya sa loob. Okay? Nung una, nalilito rin ako. Pero, huwag nyo nang isipin yun. Okay? 30 amperes for aircon, water pump. Individual yan. Kung dalawang aircon nyo, dalawang 30 amperes. Okay? Number 10 na wire. Okay, next. For your outlet, no? 20 amperes na outlet. And then, number 12 na wire. Ngayon, ano ba yung outlet na yan? So, mga TV, usually, kaya naman yan kasi mga appliances ngayon, inverter na. Pero, masasuggest ko guys, maggawa kayo ng special outlet. Doon nyo ilagay sa may kitchen nyo sa kusina. Bakit? Kasi, sa kusina, nandyan yung mga malalaking or mas malakas kumonsumo ng kuryente. Kaya, kailangan special outlet. Kapag special outlet, guys, 20 amperes, pero number 10 yung wire. Okay? Bakit kailangan? Kasi minsan microwave, di ba? Microwave oven toaster, disaksak na ngayon. Malakas sa kuryente niyan. Pag hindi appropriate yung laki ng wire at nung appliances, makikita nyo na lang, mangingitim yung saksakan at nasusunog na sa sobrang init nung wire. Hindi niya kaya yung hinihigop nung appliances na mabigat na yon. Kaya nga, maglagay kayo ng special outlet, doon nyo ilagay sa kusina. Okay, nandun yung heater, nandun yung microwave oven toaster, okay? Pero kung ang mga appliances nyo lang, mga TV, radio, o magagaan lang yan, doon na tayo sa 12 na wire. Naintindihan nyo po. Next, 15 amperes. Itong 15 amperes na to guys, ito ay para sa lightning o sa mga ilaw. Okay? Ang number ng wire nito ay 14 naman. Number 14. Okay? So, ilang ilaw ang kaya? Kahit ilang ilaw ilagay nyo dyan. Kasi nga guys, ang ilaw sa panahon natin ngayon, puro LED na. Mahina o kumonsumo ng kuryente, pero malakas yung bigay ng ilaw. Okay? So, ano-ano ba yung mga ilaw? Kung kayo nakakaluwag-luwag guys sa budget at merong kayong sariling kwarto, ito ang kadalasang kinakabit namin dun sa mga nagpapagawa sa amin. Main light, center light, yun nasa gitna. Tapos pinapalagyan pa nila ng cove light, yung paikot, yung iba't ibang kulay. At saka pin light. So yun yung nilalagay doon sa kwarto na aming pinagagawan. Okay? So, ngayon, anong mangyayari kapag 30 amperes and then number 14 yung wire. Ganun ang nangyari sa bahay ko guys. Ngayon in-explain sa akin ng electrician, ganito yan. Dapat kapag nag-short ang dalawang wire, magti-trip agad yung circuit breaker, yung mag-o-off ng kusa. Kaya nga safety breaker eh. Kahit anong mangyayari yan, magkaroon lang ng konting short, automatic siya na mag-o-off, wala nang supply ng kuryente. Pero doon sa ginawa ko noon, 30 amperes, tapos ang wire ko ay number 14. Pinakita sa akin ng electrician, si Boss Jeff, shout out ulit sa'yo. Sinort niya yung wire dun sa ilaw. Sinort niya ng ilang beses, hindi nag-trip yung circuit breaker. So, yun palang ibig sabihin nun, guys. Kailangan, kung ilang amperes yung circuit breaker mo, meron siyang appropriate size na wire. Para once na magkaroon ng short circuit yan, automatic na mag-off. Dahil kapag hindi natin namalayan na nag-short yan, maliit yung wire, malaki yung amperes, pag yan nag-short, hindi yan mag-off dahil kayang-kaya ng circuit breaker yung load na yung load ng kuryente kaya hindi siya nagtitrip. Okay? So ano ang tendency mangyayari niyan? Nasusunog na ang isang appliances bago siya mag-trip or mag-switch off yung circuit breaker. Ngayon, bago siya nag-off or nag-trip yung circuit breaker, meron nang nasusunog na appliances, hindi na yun safety breaker dahil kapag nasunog appliances, natumba ito at dumikit sa ibang madaling masunog, sunog ang bahay. Okay? Kaya doon sa mga magpapagawa, sana maging guide nyo ito para sa inyong electrical wiring sa bahay. Okay? Another one, suggestion ko lang din po sa inyo, okay? Kapag kayo ay may dalawang kwarto sa inyong bahay, bumili kayo ng 6 holes na panel board or panel box. Sakto na po yun. Okay? So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panunood.
at sana po nakatulong ito sa inyong pagpapagawa ng bahay. Until next time, andito na naman po si Mr. House Husband, nagsasabing ora et labora, pray and work, and then, the more you learn, the more you earn. Bye-bye!